banggitin ang ating mga official Lingap Reactors, the Chica series. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. So pag-uusapan po natin itong si Rufa, no? Dahil nga malapit na pong matapos ang kanilang bahay, konting kembot na lamang po ay pwede na nila itong matirahan. At yung nakakatuwa dito guys, kasi padami na padami yung mga nag-i-sponsor kay Rufa, at bawat bigay po nila ng balikbayan box ay laking tuwa at pasasalamat nito, lalong-lalo na po ang kanyang kapatid syempre. Walang ibang sinasabi kundi salamat, at huwag kayong magsawa sa pag-i-sponsor sa pamilya po namin, dahil kailangan po nila ang mga tulong ng mga sponsor, no? Lalong-lalo na si Rufa, dahil alam naman po natin ang kalagayan niya at ang kanyang ina. So, panoorin po natin. Madam Rufa na. Oh my God, tas ka pa ang from Holland. Oh, di ba? Padami na padami yung nagbibigay kay Rufa at nagmamahal sa pamilyang ito, no? Lalong-lalo na si Ate Edna is naka-focus po siya sa pamilya ni Rufa. Ayan, di ba, no? Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid o ang bunso niyang kapatid. Pero kuya po yung tawag niya, no? Tuwang-tuwa dahil nga bumubuhos po ang biyaya sa kanila. Ang bahay ni Rufa. Laki. Ayan, no? Napakalaki ng bahay nila, Rufa. Tatlo lang po silang titira dyan. Pero hindi naman po palagi umuwi yung kapatid niya, no? Dahil alam po nating lahat na nagtatrabaho po si Joseph. Bintana rin dito sa likod. No, ayan, no, napakaganda ng bahay ni Rufa. Super blessed po siya sa kanyang mga sponsor. At lalong-lalo na kay Kuya Val Santos Matubang, ano na, napakalaki ng bahay. So, hindi po in-expect ng kanyang kapatid na papatayuan sila ng bahay. Ang hiling nilang po sana ay mapacheck up at gumaling ang ina ni Rufa. No, dahil yun po yung mas importante daw. Pero nagpapasalamat po pa rin po sila dahil nabiyayaan po sila at ipinagdadasal daw po talaga nila na magkaroon na ng sariling bahay ang kanyang kapatid. Makamita na po yan. Ngayon po yung nilalakad na ng tiyay ko po yung tubig niya. So ayan, no, ang bait din ng tiyahin ni Joseph. Hindi po sila iniiwan, no? Kasi alam nyo, kailangan po ni Ate Rufina at ni Rufa yung gambay ng pamilya nila. Siyempre, kasi alam naman po natin na itong si Joseph, hindi po siya palaging umuwi sa kanila. Kailangan din po niyang magtrabaho para sa pangangailangan ng kanyang ina. Siya po yung gumagasto sa panggamutan ng kanyang nanay. Sana magkaroon ng sariling kontador ng tubig, ilaw ay di mga tubay at ilaw pabili. Sana ay hindi siya magbago at na makano niya ito. Salamat. Salamat kay Ate Marjorie. Sa lahat ng mga sponsor na nagsuporta, lalong suporta kay Kuya Balos at Matubang. So ayan, no, napakabait ni Joseph. Simula po nung nakalig-out yan, binalik-balikan nila Kalinga Prab nung naabutan niya itong si Kuya Val Santos. Walang bukang bibig kundi pasalamat. No, ganito sana yung lahat ng taong tinutulungan. Hindi po magbago, huwag lumaki ang ulo at huwag masilaw. No, dahil nga po, unang-una, isipin po natin na sila Kuya Val Santos Matubang ang nakatulong at nagbago sa inyong buhay. Unang-una, si Kuya Val yung naging tulay. Bakit? Dumadami yung biyayang natatanggap nila. So, nakakatuwa itong si Joseph, no? Dahil nga po, family-oriented talaga siya. Alam po, yun din na sila magbago. Supportahan ulit nila ang YouTube channel Kuya Val. Karamihan dito ay ano, sa YouTube channel galing. Yung kita ni Kuya Val sa YouTube. Oo, dahil nga, napakalaki talaga ng bahay ni Rufa. At makikita mo naman po, malaki pa talaga yung kulang niya. Pintuan, super mahal ng pintuan ngayon.
sliding window at saka tiles. May mga kulang pa po talaga. So, abangan po natin, no, dahil nga nakikita ko dito, malapit na po ang paribbon cutting sa bahay nila Rufa at matitirahan na nila ito. So, yung kahilingan po ni Rufa at nanawagan siya kay Kuya Val Santos Matubang na sana pabahayan na sila. So, ito na, Rufa, congratulations sa'yo at padami na po ang iyong sponsor. So, nakakatuwa dahil nga po, walang bukang bibig din po si Rufa kundi pasalamat sa mga taong tumutulong sa kanila. Na-appreciate po ni Rufa yung mga binibigay ng mga sponsor. So hanggang dito na lamang po.